Welcome sa ating cooking show. De joke lang. So mag-discuss ulit tayo ng panibagong fluid property. So nung last time diniscuss natin ay tungkol sa kinematic viscosity. Ngayon naman ay tungkol sa surface tension. So we denote surface tension as sigma. So same din dun sa designation natin for normal stress, sigma din siya. No? Pero ang pag-usapan natin ay sa fluid at yun ay surface tension. So, surface tension by definition, it is the property of the surface of a liquid that allows it to resist external force due to the cohesive nature of its molecules. So, illustrate muna natin. Say, meron tayong liquid, specifically water. At itong mga bilog na to ay yung water molecules. So, pakitandaan na by nature, there is an intermolecular force that tends to attract each and other water molecules. Pwedeng sa left, sa right, sa taas, sa baba, no? So, at every sides of the molecule. At tandaan, bawat water molecules ay meron yan. So, ang tawag natin dun sa force na yan ay cohesive force. So, anong tawag natin dun sa process? That's cohesion. And cohesion is the attraction of molecules of the same kind. So, yung maging keywords natin dito are yung words na attraction at yung words na same kind. Kasi, tandaan natin na yung molecules that are being attracted to each other ay kapwa water molecules. So, para naman dun sa fluid property na pag-uusapan natin, which is surface tension, ang bibigyan pansin natin dito ay yung side kung saan naka-expose sa atmosphere o yung tinatawag nating liquid surface. So, para dun sa water molecule, sa water surface, meron pa rin siyang cohesive force sa sides at saka sa baba. Pero kung mapapansin natin, sa ibabaw, no, ay wala, no, kasi exposed na siya sa air. At kung mag-a-apply tayo ng external force F dun sa water surface, ang magiging tendency ay mag-increase din yung force of attraction between molecules dun sa water surface, so yung tinatawag nating cohesive force. No? So, dahil dito, posibleng ma-resist natin yung external force F to some extent. No? So, yung resistance na yan due to the increase of cohesive force dun sa water surface ay tinatawag nating surface tension. So, to put that into formula, we say that the surface tension, sigma, is equal to the force applied on the surface over the span on which the force is applied, L. So, yung units na gagamitin natin, since force over length siya, that's newton per meter, or pwede rin pound per feet. So, one of the cliche examples for surface tension ay yung tanong kung bakit ang karayom o ang needle ay lumulutang sa ibabaw ng tubig. So, gagawin ko lang din siya dito, no? At papakita ko lang din sa inyo na kapag nagpatong tayo, dahan-dahan ng karayom o ng needle sa ibabaw ng tubig ay siya ay lulutang, no? So, bakit siya lumulutang? Dahil yan sa surface tension. So, another example ay sa dahon ng okra. Chika, dahon pala ng gabi. So, kapag nag-boost tayo ng tubig sa ibabaw ng dahon ng gabi, hindi siya nag-absorb, no? At nagbubuo-buo ang tubig, no? Or nagfo-form siya into droplets. So, balikan lang natin yung concept about surface tension at i-relate natin to dun sa mga ginawa nating example kanina. So, yung unang example, meron tayong glass of water at nagpatong tayo ng needle o ng karayom sa ibabaw o sa surface. So, ano nangyari dun sa needle? Siya ay lumutang o siya ay nag-float. So, kung babalikan natin yung concept about surface tension, yung mga water molecules dun sa ibabaw o dun sa surface ng water ay nag-i-increase ang intermolecular forces o yung cohesive forces due to the external force F. At yung external force F na tinutukoy ko dito ay yung weight ng karayom. Since mas malakas yung surface tension compared dun sa weight ng needle, so ang tendency ay mag-float yung needle. So dun sa sunod na example natin, dun sa droplet sa ibabaw ng dahon ng gabi, no? So ideally kasi, ang shape o yung form ng water droplet ay spherical. So ano yung reason kung bakit tayo nagkakaroon ng droplets na spherical in shape? So, yun ay dahil sa surface tension.
So, ito yung water molecules, no, sa surface ng water droplet. So, kung maaalala nyo, yung line of action ng forces or ng intermolecular forces o yung cohesive forces ay towards down, no? Kasi wala tayong water molecule sa taas. Kaya ang tendency dun sa surface ng water droplet ay puro pababa. Kaya nagiging spherical in shape yung water droplet. So dun sa nabanggit natin kanina na water droplet, so meron tayong makakompute dun na actual pressure, no? So tawagin natin siyang pressure inside the droplet of a liquid. So derive muna natin yung formula. So pressure is equal to force over cross-sectional area. So since ang pinag-uusapan natin dito ay surface tension at cohesive forces, so ang pwede nating kunin yung force dun sa formula ng surface tension. So ang kulang na lang natin ay yung cross-sectional area, no? So since spherical yung form natin, pwede nating kunin yung cross-section ng sphere at ang cross-section niya ay circle, no? So ngayon, since ang cross-section niya ay circle, ang area natin ay pi d square over 4 or pi r square. So gagamitin natin ay pi d square over 4. So P is equal to sigma L na kinuha natin sa surface tension at yung area natin na pi d square over 4. Since pwede pa nating extract further yung ating equation, pwede pa nating expand yung L, no? Kasi ang equivalent niya ay yung circumference ng cross section o ng circle. So C is equivalent to 2 pi r, no, or pi d. At since D yung ginamit nating function dun sa denominator, pwede nating gamitin yung pi d. So sigma pi d over pi d square over 4. So pwede pa nating i-cancel yung pi at yung d. So matitira lang ay isang d sa denominator. So magiging formula natin ay P is equal to, marireciprocal yung 4. So that's 4 sigma over d. So that would be our formula. So rewrite natin yung nabuo nating formula. So palit lang tayo ng papel at yung formula natin ay P is equal to 4 times sigma over d. So wherein yung P natin or pressure, so alam natin ang unit ng pressure ay in pascals, no? Or in newtons per square meter. Sigma o yung surface tension ay equivalent sa newton per meter at yung diameter, no? So, yung diameter ng droplet yung tinutukoy natin, that would be in meters. At bago tayo matapos, dun sa ating discussion, pwede kayong mag-search ng values ng surface tension, no? Depende sa liquid, no? Kung yan ay water, kung yan ay benzene, kung yan ay mercury, o kung yan ay oil. Kasi magkakaibang surface tension bawat fluid, no? So, that would be all. Thank you so much.